workmate. So ito po yung bawang, diniktik po natin. Wala po tayong gloves na yung ano, kaya plastic po yung aking ginamit na pang gloves para po pagka himasin po natin yung pork ay hindi po ano sa kamay natin. Ayan po. Tapos lagyan na po natin ng yung mampang palasa, black pepper. Ayan. Tapos bechin, of course. Ayan. Tapos yung pong wala na po, naubos na, kaya itaktak natin. Ayan. Yung cubes na, yung powder. Powder cubes. Tapos asukal po, guys. Ayan. Tapos lagyan po natin ng konting soy sauce. Ayan. Para po pang ano natin. Tapos oyster sauce. Ayan. Pampalasa po yan lahat, guys. Ayan. Tingnan po natin kung maayos po yung ano, yung plastic ng sa kamay natin, guys. Ayan po. Ayan, may mga tubig-tubig pa po, guys. Para maihalo po masyado yung ating ingredients. Hindi ko na po siya yung mini-measure, ginagawa ko. Tansya-tansya po yung ginagawa ko. Kaya pag minsan nasusubrahan ang tindi. Ayan. Tapos, hayaan po natin ng konting minutos or pagka minsan po ay isang oras, mas maganda para masipsip po ng karne yung mga ingredients. Eh, sa ngayon kasi ilinabas ko pa ng ano yung alauna, eh matigas pa kasi galing ng freezer. Pero pagka yung diretso galing ng ano, hindi na light freezer, na hindi pa matigas, pwede naman na medyo maagang pagtimpla nyo para kumapit po yung ano niya, yung lasa ng pagtimpla nyo po. Kasi isang kamay po yung nagbibideo, tapos isang kamay din po yung nagpipinta. Parang maraming napadami yung ano. Ganun din po sa manok, guys. Ganun din. Ginawa po na po ng asawa ko yung sa manok. Ganun din po ang lasa. Lagyan ng konting asukal, lagyan ng yung lahat ng ingredients na ang pampalasa. Ayan na po, guys. Tapos, mapo tayong pang natin para matrito na natin. Ito ang hirap ng wala pong gloves sa bahay. Pero allergy din na po ako sa gloves, yung gloves na may pulbo, yung may ano, allergy din po ako dun. Kaya hindi po ako gumagamit nun. Yung kinagamit ko po yung walang powder na gloves. So ayan na po, guys, yung ating natimplahan. So, hope na maayos yung pagka-template natin. Tapos, pipretuhin po natin, guys. So, ayan po, guys, yung ating pagpipretuhan. Maliit lang po, guys, yung aking
pagpipretuhan, hindi na nagbukas ang ating afoy. Ayun. So, kasi man, tuyo na po yung ating ano, pagpretuhan. Ito, use na pinagpretuhan din po namin ito ng manok, yung sinasabi ko po na manok. Pwede din po. Ano. Tagal na po ito, tinago ko lang. Sayang kasi pag itapon. Tapos nagdagan na lang po. May pagkaganyan po na hindi itim yung mantika, hindi ko po tinatapon kasi sayang. Hindi po magamit. Ayan. So, ayan na po guys. Mainit na po yung mantika po natin. So, pero talsik yan. Talsik, free talsik yan guys. Ay, free talsik po tayo. Tingnan natin mamaya kung anong lasa po ng templa natin. Yung pang-ipit kasi na ano sa shabu. Ginagamit namin sa shabu, kinalawang, kaya ko tinapon. Eh, mas maganda ito na pang-shabu ito kasi pinarito ko guys. Yun din ginawa ko sa pagtimpla nito, ganun din po ginagawa ko ang timpla sa shabu. Para malasa po yung ano. Hindi ba nakalinis gastos, hindi na para pupunta sa labas. Kasi pagka doon sa labas kakain, sobrang magastos. Hindi ganun din naman pagpatimplahan ng ano dito sa bahay. Eh, may tutubi na pumasok. Tagal na itong ano, dati pumasok din ang ganitong tutubi. Asan na? Nawala na yung free talsik. Masyakit pag natalsingan tayo guys. So ito po yung gawin natin pagka magshabo po tayo, ganito po kayo nginipis guys. Tapos lagyan ng soda, yung ginagawa ko rin, nalagyan ko siya ng soda tapos yun sa magic syrup, kasi wala ditong magic syrup guys. Kaya yung powder na nor ang ginagamit ko. Tapos bits yung asoka. Toyo. Oyster sauce. Yung lahat na ng pampalasa. Tapos black pepper po pala guys. Yung ginalagyan ko. Para magkalasa naman po. Ito, binili na namin ganito na uhiwa. Pag minsan na ako ang naghihiwa din. Mas magandang tayong maghiwa kasi medyo may price pagkahiwa na po sa palengke ng mga ganito. Ganitong hiwa. Eh pagka ano ng asawa ko, gusto niya bumili ng mga ganito yan doon at kasama ko sila. Hindi ako, hihiwaan ko na lang. Maka-minus gastos.
Hey guys, baka magtaka po kayo na bakit hindi sa kawali. Ayan ang gustong gusto kong kawali dahil kukunti lang po ang mantika na ano na makukonsumo nito. Kagaya ng kawali, may malaki kami ditong kawali. Ayan o, sa baba. Ito. Oh, malaki po ito na kawali. Gusto mo may sobrang liit naman. Kaya, ito na ang ginagamit ko, mangkok. Sobra, kasi malaki yan in at saka malapad yung kwetan. Maano lang sa ano niya, sa maano sa makonsumo ng mantika. Eh, may tutubi po guys. Lumabas na po yung tutubi. Super liit na tutubi. Eh, sinubukan kong kuhanan dun sa labas eh. Hindi makita. So, ayan na po yung inuna natin na pinarito. Okay naman po yung templa. Sa tansya-tansyang templa. Kaya linagyan ko, dinagdagan ko na lang po ng lagay. Kapag kunti-kunti lang po ilalagyan natin, abutin tayo yung siyam-siyam. Tapos medyo mahina po ang apoy natin dahil nasusunog na hindi po ito luto. At manipis po pati yung mangkok na pinagtrituhan natin guys. Ganun lang po yung apoy ko guys. So ayan na po guys. Pwede na natin ano ba yun yung kunin na para hindi siya masunog. Tapos bago nagpiparito pa po ng iba, gumagawa po ako ng sawsawan guys. Para, yun na may sili. Ayan po siya. Sili, tapos 2, 4, 4 na sili, tapos bawang. Tapos mamaya pigain po natin ito. Diyan ihalo po natin. So, let's go! Guys, yung ating pinaritong mamoy, baboy, pork. Ayan. Tapos yung ito, linagyan ko po ito ng tamarind. Tapos yung lemon, guys. Tapos, ano ba yun? Soy sauce, pwede din. Nakalimutan ko na ipatis. Patis ay ito nilagay ko dito kaya ganyan ang katubig. Pusha yung kanin. Tara na kain. Ayan. May ano pa to po tayo yun. Okay, maraming salamat po guys sa inyong panunood. Bye bye po.